Ginaatangan karon kung kinsa pa ang mag-file sa ilang Certificate of Candidacy ilawid na para sa pagka-presidente o vice-presidente sa nasod. Sumala sa usa ka eksperto, political chess game ang nahitabo karon kung din ginaatangan sa administrasyon o oposisyon ang lihok o estratehiya sa usag usa alang sa 2022 elections. Ani ang report. Mismong si Presidente Rodrigo Duterte ang nagdeklara sa Sara-Go tandem para sa May 9, 2022 elections. Kiniatol sa ambush interview human nga nag-file sa iyang Certificate of Candidacy o COC sa pagka-vice-presidente si Senador Bongo ni adtong Sabado. Apan Sabado sab dihang bianto sa Comelec Davao City si Mayor Inday Sara Duterte. Nag-file na kini sa iyang COC sa subling pagdagan alang sa iyang ulahing termino isip mayor sa Dakbayan. Wala pa sab komento ang kampo sa mayor bahin sa pahayag sa presidente nga Sara-Go tandem. Sumala sa political analyst nga si Ramon Beleno III, political chess game ang gakahitabo karon kung diin ginapanid-an sa matag kampo ang lihok sa usag-usa. For us, no, na nagmo-monitor dito, we cannot help but think na ito ay isang political strategy, no. So that at least, no, hindi makikita ng opposition ano ba yung next moves ng administration. Ngayon kasi, no, ang opposition din kasi, it seems like na may strategy din silang tinatago, no? Critical chess game. Nagtitinginan sila kung anong possible strategy, no, anong possible tandem ang pwedeng ipakita, no, for 2022. Nagtuo sab si Beleno nga posible pa ang United Opposition kung diin mo pili og usa ka kandidato ang oposisyon nga ibangga sa kandidato sa administrasyon. Meron pa ring possibility na magkaroon ng United Opposition. So, kung mangyari na ganun, medyo maganda-ganda yung laban sa 2022. Sa karon ginaatangan sab ang sunod nga mga panghitabo sa filing of COC sa national positions kung diin dunay ginalantaw nga mga national political party nga posibleng makasubstitute si Mayor Sara. So ito yung medyo abangan natin, no? Baka may mga political parties na mag-field in ng mga candidates na coalitioned with HNP, okay? Or meron din ang PDP laban, maglalagay din sila ng mag-field in sila ng president, and siguro, no, titingnan natin kung coalition ito with the HNP din ni Mayor Inday, then that's the time that we will be talking about substitution. Hinon wala sab nakitang problema sa dagan sa politika sa syudad kung ugaling mo kandidato pagka-presidente ang mayor. Wala naman problema dito sa city kasi anyway, they belong to the same parties naman dito sa city. So most probably, no, anyone among the ranks na nag-file din, no, within the city, pwede rin mag-file. Like for example, nag-file na si Vice Mayor Baste. So pwede, no, na mag-substitute si Baste, no, to a higher position like the mayor. Human sa filing sa COC sa Oktubre 8, pwede pa ang withdrawals o substitutions hangtod sa Nobyembre 15.